Magandang araw sa inyong lahat. Dito na tayo sa third day ng orientation natin. Inaasahan ko na by now, may idea na kayo sa identity nyo. Alam nyo na rin kung ano yung values nyo, mga goals nyo, at desidido na kayo na magpursige dito sa karir na to. Sa mga susunod na mga episodes at modules natin, magiging mas specific na yung mga topics. Ngayong huling araw ng orientation natin, ang topic natin ay kung paano magsimula. So, paano nga ba magsimula? Una, choose a rap name. Bibigyan ko kayo ng iba't ibang tips kung paano makapili ng alias na gagamitin nyo. Para sa akin, iba't iba ang basehan sa pagpili ng rap name. Pero bibigyan ko kayo ng ilang tips para mas madali kayo makapili. Una, pumili ka ng pangalan na may sentimental value sa'yo. Pwedeng ibinigay sa'yo ito ng erpat mo, ermat mo, best friend mo. Tulad ko, yung pangalan ko, Looney. Alias siya na binigay sa akin nung high school ako ng mga kaibigan ko. Tapos, dumikit na siya, nag-stick na siya, so pinanindigan ko na siya hanggang sa tumagal na, napunta na kami sa Republic, yun na yung ginamit ko. Hanggang ngayon, Looney na yung ginamit ko. Tulad din nung kay Glock 9, binigay yung pangalan na Glock 9 sa kanya ni Beware, na dati niya ang kagrupo at leader ng grupo niya na Death Threat. Tapos, pinanindigan niya na rin yon dahil para sa kanya meron ng meaning behind that dahil dun siya unang nakilala bilang isa sa pinakamababangis na rapper sa Pilipinas. Pangalawa, pwede rin siyang maging parang brief description o thumbnail ng klase ng music na ginagawa mo. Halimbawa, Bone Thugs and Harmony. Yung music nila, papansin nyo naman, di ba? Medyo yung mga tema nila dark. May kinalaman sa pagiging thugs at yung mga boses nila laging in harmony. O kaya si Twista, na parang dinidescribe niya yung kung gano'ng kabilis o kung paano niya tinitwist. O parang mga tongue twisters yung mga verses niya. Pangatlo, pwede mo rin gawing catchy o easy to remember yung pangalan mo. Pwede kang maglaro sa mga letters. Pwedeng gumawa ka ng pangalan na composed of two words na parehong consonants, parehong letters yung consonants. Halimbawa, Mac Miller, Banong Bagsik. O kaya pwede mo rin siyang gawing maikli lang para mas madaling tandaan. Tulad ng Abra. Maliban sa maikli lang yung Abra, letter A pa siya, tapos yung second letter niya B. So pag alphabetically ina-arrange yung pangalan ng mga rappers, malaki yung chance na siya yung laging nasa taas. So, pwede nyo isaisip din yung mga factors na yan. Pang-apat, pwede mong gamitin yung sarili mong pangalan. Lalo na ngayon, marami ng rappers ang gumagamit ng sarili nilang pangalan para gawing alias. Lalo na pag kung trip mo naman yung pangalan mo, at maikli naman siya, hindi siya awkward pakinggan, panindigan mo na. Tulad nga sinabi ni Obi Trice, di ba? Real name, no gimmicks. Maraming mga rappers ang gumagamit din ng sarili nilang pangalan tulad ni Ron Henley, Al James, marami pang iba. Panglima, siguraduhin mong komportable kang sabihin to at isulat. Hindi lang importante na maganda siya pakinggan, dapat maganda rin siya basahin. Dahil maliban sa lagi mo siyang gagamitin o lagi kang tatawagin ng mga tao sa pangalan na to, gagamitin mo rin to sa artwork mo. So dapat aesthetically maganda siya tingnan. At kaya mong panindigan na to the point na kaya mo siyang ipatato. Pang-anim, siguraduhin mo madali kang ma-search sa internet. Siyempre ngayon sa internet age, importante na makaisip ka ng original na pangalan na wala pang nakakaisip. O kaya, kung meron ka mang kapangalan, siguraduhin mong hindi masikat sa'yo. Dahil kung, if that's the case, baliwala din yung naisip mong pangalan dahil kung isa-search mo yung naisip mong pangalan, ibang artist yung lalabas. Pangpito, iakma mo yung pangalan mo sa target audience mo. Halimbawa, gusto mong gumawa ng mga English raps at yung target market mo ay medyo high-end, hindi siguro bibenta yung pangalan na Badong o kaya Tupi, Tiklop. Kaya timbangin mo din. Pangwalo, be decisive sa napili mong pangalan. Kung ano man yung napili mo, panindigan mo yan. At kung makaisip ka man ng ibang AKA, katulad ng ibang mga rappers, katulad ni Eminem,
Nagsimula siya sa Infinite, Eminem yung pangalan niya. Tapos isang araw, nasa toilet siya, nakaisip siya ng pangalan na Slim Shady, na maraming ka-rhyme. So, yun, in-adapt niya rin yung pangalan niya na yun. Ganun din kay Kendrick Lamar. Nagkaroon siya ng ibang moniker tulad ng K-Dot. Mangyayari yun habang nagpo-progress ka sa karir mo. Makakaisip ka ng iba't ibang creative ways para mag-refer sa sarili mo. Lalo na dahil sa rap, mas maganda kung may iba kang pangalan dahil may ibang set of rhymes ka na ma-i-incorporate doon. Kaya kung ano man yung napili mong pangalan, panindigan mo, pero kung may naisip ka, huwag kang matakot at hindi mo naman kailangan baguhin yung pangalan mo dahil common sa hip-hop o sa rap yung magkaroon ng more than one name. Pangalawang advice ko para sa inyo, learn the needed skills. So sa lahat ng mga nag-enroll dito sa Lunibersidad, nasa tamang landas na kayo dahil dito matututunan nyo kung ano yung rhyme o tugma, ano yung bar, paano siya sukatin, matututo rin kayo dito ng figures of speech at paano siya gamitin sa mga linya. Matututunan nyo rin ang paggawa ng chorus. Pwede rin kayo matuto dito ng hindi lang sa kanta. Tuturuan ko rin kayo kung paano mag-prepare sa battle kung binabalak nyo maging battle rapper. At marami pang iba. Maliban dun sa technical part o sa pagsusulat, meron ding physical part yung rap. So, tuturo din natin yan. May mga paraan kung paano matuto mag-rap. Nagsimula ako sa pagra-rap na wala namang nagturo sa akin. Walang nagsabi sa akin na ito pala yung multi, ito yung ganyan. Nagsimula ako bilang listener o fan. So, nagkakabisado ako ng mga kanta ng iba. So, dun ko na practice yung physical aspect niya ng rapping na kaya hindi ako nabubulol dahil naaral ko muna yung halimbawa dati kinabisado ko yung mga kanta ng Bone Thugs, ng Eminem. Maliban dun, nagpa-practice din ako sa tongue twisters, English at Tagalog na tongue twisters. So, tatalakayin din natin yun. At wag kayong magpalimita dito sa mga tinuturo ko. Pwede rin kayong maging proactive at mag-self-study sa bahay. Imbis na puro Facebook, gamitin nyo yung Google. Maraming mga references. Kung may mga kilala kayong rappers, huwag kayong matakot na magtanong sa kanila at humingi ng tips. Pangatlo, connect with the right people. Sige, isipin natin na na-figure out mo na yung rap name mo. Meron ka ng technical know-how sa paggawa ng lyrics. Marunong ka na mag-rap. Ang next step, syempre, ay maghanap ka ng beat o yung music na gagamitin mo. Syempre, pag nagpa-practice ka pa lang, pwede ka naman makinig sa YouTube lang, basta hindi mo pa siya nire-record. Pero paano pag magre-record ka na? Kailangan mo na ng music na walang copyright na pwede mong magamit na pwede mong matawag na sayo. Well, kung may pera ka, madali lang, pwede kang bumili ng beat kahit kanina dyan. Pero kung wala kang pera, meron ding mga producers na nagpapalease ng beat. Producers. So yung term na yan sa hip-hop ay yung mga beat makers na usually sila rin yung arranger. Sila yung nag-i-engineer ng recording. Sila yung nagmi-mix at nagmamaster ng track. Mixing, yun yung pinagpapantay-pantay yung mga tunog para maganda siya pakinggan. Mastering naman, yun yung pinapalakas mo para pwede siya sa commercial, pwede siyang patugtugin commercially. Kumbaga, makapal na yung tunog niya. So, yun. Producers, isa sa mga importanteng tao na kailangan mo kilalanin kung gusto mong magkaroon ng career sa rap. Marami na akong nakatrabaho mga producers. Marami rin akong mga gusto makatrabaho pa. Example, sila, syempre si Clumsy, si B-Rock, si Crizzo, si Jim P,
si Mark Beats, sila Flip D, sila DJ RB1, DJ MOD at marami pang iba. Maliban sa mga producers, importante rin na makilala mo ay manager. So sa simula, hindi mo pa mapapansin na kailangan mo ng manager, lalo na kung wala ka pang gigs. Pero kung dumating yung panahon na kailangan mo na may tag-ayos ng schedules mo, importante yan dahil yung utak mo magiging focus sa creative side ng pagsusulat. So, hindi mo kayang, kumbaga, masasacrifice niyan yung logistics side ng career mo. So, kailangan mo ng manager na mag-handle nun. Siya rin yung may kipag-usap sa mga brands na gustong mag-ano sa'yo, sponsor. Maliban dun, siya rin yung mag mag-handle ng mga talent fees mo. Siya yung mag syempre, nakakailan kung ikaw mismo yung maniningil na oy, o kaya sasagot sa mga inquiries. So kailangan mo ng taong para ganun dahil mas maayos at mas professional pag ganun yung setup mo. So yun lang ilan sa mga taong kailangan mong makilala sa simula ng rap career mo. Through time, marami ka pang mga makikilala mga tao at pwedeng gawing, halimbawa, syempre yung video crew mo, iba rin yun, ibang department din yung music videos. So, kailangan mo rin makahanap ng mga director na magagaling at may vision at naniniwala sa music mo. So yun, connect with the right people. Number 4, attend and participate in different hip-hop events. Importante na ini-immerse mo yung sarili mo mismo sa eksena ng kultura. Pag may mga rap contests, sali ka. O kaya kahit hindi contest, ano ba, may mga gigs, pumunta ka dahil maganda na ma-experience mo firsthand kung paano o ano yung pakiramdam ng nandun ka sa stage, pakipag-interact sa iba't ibang artists. At napaka-beneficial ng pagdalo sa mga ganito dahil hindi mo alam kung anong opportunities yung magpepresenta sa'yo pag nandun ka na. Maliban dun, maging active ka rin sa mga hip-hop groups sa Facebook, dahil dun, updated ka palagi sa mga paparating na events at mga, halimbawa, flipped up tryouts. Di baling, ano, hindi ka pumasa. Importante yung experience kasi. Dahil maraming mga naging bigo sa unang pagsubok nila. Pero eventually, nahanap din nila yung sweet spot nila. At yun, nakalusot. Maraming ganyan na success stories na sa simula, olats, pero tumagal din yung panahon, nahanap na rin nila yung tamang timpla. Tsaka, yun nga, yung pag-immerse ng sarili mo, hindi lang bilang contestant, kahit manood ka lang, marami kang matututunan na technique sa pagpe-perform. Hindi lang kasi din recording, music videos, pagsusulat, meron ding isa pang dimension yan, yung live performance. So, hindi mo siya matututunan, kumbaga walang eskwelahan na magtuturo sa'yo kung paano yun gagawin at paano mo mamaster. Matututunan mo yun sa pag-oobserba mismo sa mga paborito mo na rappers kung paano sila mag-perform ng live. Ibang experience din yun. At ang last, maximize social media platforms. Sa panahon ngayon, napakaswerte ng mga rapper na nagsisimula pa lang dahil maraming avenues kung saan pwede nilang i-showcase yung mga gawa nila. Andiyan yung Facebook, andiyan yung YouTube, Twitter, Instagram. Depende sa'yo kung anong klaseng audience yung hanap mo. Madali nang mag-share ng husay ngayon. Pero sa kabilang banda,
madali na rin kumalat yung katangahan ngayon pag nagkamali ka. Kumbaga marami rin makakakita, maraming makakita ng husay mo, marami rin makakita ng mali mo. So, hindi katulad dati, magkaiba na talaga yung playing field ngayon. Dati, nahihirapan ka mag-research, talagang kailangan mong by experience, magbibili ka ng CDs na para maaral mo talaga kung paano gawin to, babasa ka ng libro. Ngayon, nasa internet na lahat kasi. Pero yun nga, may kaakibat din to na disadvantages dahil madali nga mag-research pero grabe na rin yung competition dahil kahit sino pwede na maging rapper ngayon. At isa pa, yun nga, isang maling galaw mo, broadcast na lahat, isishare pa ng lahat. So yun, pero gaya ng sinabi ko sa pangalawang module natin, hindi tayo magpapadiscourage dyan sa mga failures, sa mga haters. Kaya, yun ang limang tips na maibabahagi ko sa inyo sa bilang nagsisimulang rapper. Sa susunod na module, ang tatalakayin na natin ay yung technical part ng pagra-rap. Abangan nyo, baka yung demo na sinubmit nyo na ang ma-feature natin. So, that's it. See you next meeting. Class dismissed.